at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulot. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo po ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo po kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugon niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anakid dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon
ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may magtakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng mga pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong kautusan. Ang espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem
ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adbiyento. Kung hindi ako nagkakamali, 8 araw na lang. 8 days to go. At Pasko na ho. At sa simbang gabi naman, nakakadalawang araw na ang mga nagsisimbang umaga o Misa de Gallio. Lalong nadadagdagan, hindi lang ang traffic. Nadadagdagan na ang mga ilaw, handaan, Christmas party, pamimili. Kaya tingnan ho ninyo ang kalsada ngayon, yung mga tao nag-iikot. Kung hindi naka-costume, may mga dalang regalo. Kahit may mga pinagdadaanan pa rin tayong problema, kahit may mga binabantayan pa rin tayo at hinaharap na mga issues at problema, sabi nga ng kanta, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy ang ligaya. Magpapasko pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa pangatlong linggo ng Adbiyento, nakita ho ninyo, sinindihan na yung naiibang kandila. Hindi dahil naubusan na ho ng violet. No? Nung unang linggo, tinawag yung aking damit kulay talong. Nung pangalawang linggo, kulay, ano ba sabi na, putubong-buong. Ang kulay ngayon, yung mga bata, alam pa nila, kulay pochi, no? Kulay pink. Gaudete Sunday. Nasindihan na ang pangatlong kandila. Ang unang kandila ay ang kandila ng pag-asa. Ang pangalawang kandila ay ang kandila ng kapayapaan. Ang pangatlong kandila ay ang kandila ng kagalakan. Joy. Gaudete. Rejoicing. Isa po sa mga mahalaga at kailangang ugali sa paghahanda at paghihintay ay ang kagalakan. Di ba kapag tayo po ay may hinihintay na darating na mahalagang tao, kapag tayo po ay naghahanda sa isang mahalagang okasyon, nandun yung joy. Kahit nakakapagod. Hindi mo na napapansin ang dumi-dumi mo na, hindi ka na nakakakain pa pala. Kasi ang naghahari sa'yo, kagalakan.
At sa paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon, dapat merong kagalakan sa ating puso. Bukod sa ibinabalik ng Pasko ang pag-asa at kapayapaan, ang gusto ng Pasko, maging maligaya ka. Maraming problema, pero hindi imposibleng maging maligaya. Kaya ang tanong sa iyo ng Panginoon, masaya ka pa rin ba? Paano at kailan ka nagiging masaya? Kung pakikinggan po natin ang ating unang pagbasa ngayon, napakaliwanag, napakadaling intindihin kay Propeta Isaías kung ano ang nagpapaligaya sa kanya. Ang mapuspos ng Espiritu Santo para magpahayag ng mabuting balita sa mahihirap, sa mga may sakit, sa mga bilanggo, yan ang kagalakan ni Propeta Isaías, ang magpahayag ng mabuting balita. Ikaw ba, masaya ka sa mga binibitawan mong salita? Masaya ka ba kapag nakakapagsabi ka ng totoo? O ang saya-saya mo kapag naloloko mo sila? Masaya ka ba at marami kang nalokong tao? Masaya ka ba dahil hindi nila nabuking ang pagsisinungaling mo? Kailang kahuling naging masaya, naging malaya dahil sa wakas, nasabi mo na ang totoo. Joy of telling the truth. Joy of spreading good news, not fake news. Ito yung ating ipagdasal na sana bago matapos ang taon na ito, Lord, ito ang magpapalaya at magpapaligaya sa akin na sa wakas, kaya ko nang sabihin ng totoo. Kahit malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kahit napapakinabangan ko sila. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. At ito yung pinakamagandang sa parte ni Propeta Isaías. Ang tunay na nagbigay pa ng kagalakan sa kanya ay ang makita niya ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Siguro mga kapatid, lalo na sa bagong taon na darating, ilang araw na lang, tapos na ang 2023. Sana sa bagong taong darating, hilingin natin, sikapin natin na magawa rin natin ito sa buhay natin bilang mga Kristiyanong naniniwala sa Diyos. Sa Diyos na haharapin natin, na hahatol sa atin isang araw, sana madagdagan natin ang paggawa ng mga bagay na nagtatama, nagpapabuti, nagpapaligaya, at nagliligtas sa buhay ng iba. Sana kaligayahan mo ang maging maligaya rin ng iba. Sana maging maligaya ka rin. Kapag gumiginhawa, umaayos, bumubuti na rin ang buhay ng iba. Alam nyo, ito po ang naging buhay ng tinig na tinutukoy sa ebanghelyo natin ngayon. Kung sa lumang tipan may Propeta Isaías, sa bagong tipan meron tayong Juan Bautista. Ano ang kaligayahan ni Juan Bautista? Ito ay ang palayain ang mga taong pinahihirapan ng kanilang kasalanan. Ang kahanga-hanga at ang dapat nating matutunan kay Juan, hindi man siya ang una, hindi man siya ang pinakamahalaga, hindi man siya ang bida, ginawa ni Juan ng matapat, ng mabuti, ang misyong ipinagkatiwala sa kanya. Minsan, naimbitahan ako sa isang
anniversary ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos ng misa may programa at bahagi ng programa ay ang magbigay ng parangal sa mga natatanging empleyado. Binigyan ng award yung mga supervisor, manager, vice presidents, ang dami nila. Pero alam nyo, kung kanino napunta ang malakas na palakpakan na may halong hiyawan, doon sa kanilang messenger / janitor. Loyalty Award, 25 years. Naisip ko, sana nag-effort pa siya para na-promote man lang. Pero nung tinignan ko yung mukha niya, nakitang-kita ang payapa at ligaya, pinaalala niya sa akin. Ipinapaalala niya sa atin na ang kabutihan, ang kaligayahan, hindi laging nakasalalay sa posisyon, sa sitwasyon, sa kondisyon ng buhay, kundi nasa iyong disposisyon. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa ikatlong linggo ng Adbiyento, bago magpasko, bago kayo magbukas ng regalo, tandaan mo ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang nagpapasalamat na puso ang magpapaligaya sa tao. Gratitude will always be the best attitude. Grateful people are happy people. Hindi dahil mababaw ang kaligayahan, pangit ang panlasa nila, kundi sadyang nasa taong nakakaalala, nagsasakripisyo, at nagsisikap magbigay ang ikinaliligaya nila. Ngayong Pasko, ang dasal ko, hindi lang kayo maging maligaya. Sana maging dahilan, maging daan din kayo ng kaligayahan ng iba. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon, ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao, manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas
na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na druga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pag-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, o Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspo sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Ama naming mahabagin, ang lahat ng aming panalangin ay iyo pong tunghayan upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming handos ang spirit na pay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang spirito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kaming nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, kaligayahan ng Diyos na makita kang gumagawa ng mabuti at nagsisikap pa rin maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligayahan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection
na ipangtutulong natin sa kanilang mga paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lang po sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay, pag-aambag, ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Alam mo namin meron din kayong sarili-sariling pangangailangan. Ngunit salamat dahil binibigyan nyo ng pagkakataon ang kabutihan na maibahagi sa mga kapatid na higit na nangangailangan. Masarap matulog ng maligaya, pero laging mas masarap matulog ng tumulong ng nakapagpaligaya. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating nang may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kagalakan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,